Mga taxpayer kong mahal, peace and happiness be with you for life. Sir, wala akong audio. Wala akong audio. So mga ka-taxpayer kong mahal, uulitin natin. Peace and happiness be with you for life. Pag-usapan natin itong very... Actually, this ang tawag ko dito sa issue ito ay national tax problem. O kaya Philippine-wide tax problem. We have a problem talaga na kailangan na siguro nating i-address. It's more than 100 years now na ang BIR, they are referring to themselves as public servant. But hindi naman sila public servant sa mata natin. Mukhang hindi nila naiintindihan yung salitang public at yung salitang servant. Nakikita ko ngayon na dito si Mau. Mau, dalawa yung gusto ko lang sanang i-request sa'yo. Let us talk about RFO sa ibang venue at yung experience mo dun sa nakatunggali mong lawyer lang pala, isa lang. At magandang i-share din natin yung experience mo at experience ko tungkol sa mga dealing with lawyers. Okay? So, pag-usapan muna natin yung topic natin. Napansin ko si may nag-comment sa akin. I-present ko yung comment sa inyo. Tungkol ito dun sa lecture natin sa araw na to. At tingin ko naman ay yung comment niya naman ay relevant dahil nasaktan ata siya doon sa aking inilagay. Babasa ko lang sa inyo. At ayan yung comment niya. Ewan ko lang kung binuran ha. Kasi inano ni ano eh ni Alin eh. Pinuna ni Alin. Ayan. Ito siya si, ayan, basahin natin, si Marian Garcia. Sabi niya, maybe you could change your speech. Taxpayer doing decent business. Come on. Where planet did you come from? Which is which? Egg or chicken? So, mukhang nasaktan siya dun sa decent business. Eh, ano ba masakit dun sa paggawa ng decent business? Yun lang ang ano ko eh. Masama ba yung gumawa ng makatwirang pagninegosyo? Yun yung sa Tagalog eh, decent. O patas na pagninegosyo. So, kung masama sa iba yun, wala naman ako magagawa doon. Yun yung kaisipan nila eh. So, I take the risk na atakihin ako personally. Ang atake sa akin personally. San daw ako galing na planeta eh. Eh, wala naman akong ibang planeta kung di Earth eh. So, yun lang. So, let us discuss yung why BIR officials, why BIR officials are still corrupt. Recently, kung nandi dito si Ging, it started with posturing nitong mga BIR officials na to na they are the source of tax laws. Source, ha? Mabigat yun. Kumbaga sa kailangan mo ng tubig, sila yung pinagkukunan mo ng tubig, sila yung spring, sila yung mountain na nagkakaroon ng waterfalls kung saan ka sumasalok ng tubig. Parang ganun ang tingin natin sa kanila. So, hindi tayo ngayon makakilos because of this kind of thinking. At ang problem kasi natin dito, gusto ko sanang liwanagin at kung nakikinig yung mga, yan, nakalimutan ko tuloy na pindutin yung live nitong aking video para marinig din naman sa ating Facebook account. So, naka-live tayo ngayon sa Facebook account ko. So, ang problem is, bakit ba corrupt pa rin ang mga BIR officials? Bigyan ko kayo ng isang dahilan kung bakit sila corrupt. Number one, yung tinatawag na due process. Ito po yung isa sa pinakamataas na right ng taxpayer. Hindi lang ng taxpayer,
ng buong sambayan ng Pilipino. Pag sinabi nating sambayan ng Pilipino, each and every one of us ay nagkaroon ng portion o nag-alat. Yun, yung magandang sana. Alat o nagbigay ng kabuuan, ang binigyan tayo ng isang buo. Isang buong right to due process. Yan yung maganda. Binigyan ako ng right to due process. Ngayon, ang problem ng buong Pilipinas is, sir, binigyan mo ako ng right ng to due process. Ano ba yung right, number one? At ano ba yung due process? So, merong disconnection. Hindi alam ng Pilipino, ano yung right? Bakit? Ituro mo man sa eskwela, o ito yung right mo, hindi pa rin maintindihan eh. Kahit ako, nung tinuruan ako sa high school, hindi ko pa rin maintindihan. Right. O, binigyan mo nga ako ng right. Ngayon, anong gamit nung right? Paano ako magbe-benefit sa right ko? So, ang problem natin mga taxpayer is right to due process. Napakataas! Kumbaga, nasa tuktok siya. Kung nasa pyramid kayo, nasa tuktok siya ng pyramid eh. Kung nasa bundok kayo, nasa taas siya ng bundok. Yung right to due process. So, yung right is demandable. Ibig sabihin, hindi siya pwedeng ma-execute kung hindi mo i-demand. Kaya, demandable. There must be an act before it can be used or applied. Ide-demand mo. Okay? So, hanggang walang demandable, walang notice na dine-demand mo yan, hindi i-execute sa'yo ng BIR yon. Why? Because hindi mo kine-claim. So, hindi darating. Sample, bibigyan ka sa store ng ano, o patago nga nitong aking pagkain binili sa grocery. O, dadali na ngayon ng isang grocery store man yung iyong item doon sa kanilang storage, nakatago lang yon doon. Iyo yun. Iyo, ownership iyo. Yung right is ownership yun eh. So, yung produktong yun, nando doon lang. Hanggang hindi mo kine-claim, hindi mo magagamit because nakatago. Similar sa right, hanggang hindi mo siya kine-claim o dine-demand, hindi mo siya magagamit. So, paano siya dine-demand? Yung right, of course, through notice or notices. Okay. So, hindi mo siya madedemand kung hindi mo naman alam na meron kang right. So, ang problem ngayon is yung due process. Maraming, actually sir, ang due process is million. Napakahirap i-contain in one container. Ha? Napakadami. So, ang pinag-uusapan ko lang dito is due process pagdating sa taxation o sa Bureau of Internal Revenue. Because ito yung niyuyurakan ng mga BIR officials. Ito yung pinagkakaperahan. Because sasabihin ng BIR official, ito yung karapatan mo eh, bayaran mo kami, sasabihin ko sa'yo. Okay? Walang ganun sa batas. Nasasabihin sa'yo yung due process para tapos babayaran mo siya. Bawal yun, lalong-lalo na ang kadil mo ay mga BIR officials. Bawal yun. Pero halimbawa, kadil mo si ako, tax specialist, sasabihin ko sa'yo yung right mo, pwede kitang singilin because lalabas yun is a contract between us as tax specialista, ikaw as a client. So maraming gumagawa noon. Nandiyan si Mao, nandiyan si Sonia, nandiyan si Lenlen, nandiyan si Aileen. So yung buong grupo ng rooms for opportunities na makikita nyo dyan sa Element Hall sa bandang Quezon City, ginagawa lahat yan. At kung nandito si Marian, mabuti naalala ko Marian, gusto kitang kausapin tungkol dyan sa negosyo sa Muntinlupa. Magmi-meeting tayo together with Guia and Lovely. Paalala mo nga sa akin. So, balik ako ngayon sa due process. Bakit corrupt? Because yung due process is for sale. The due process is for sale. Why? Because hindi alam ng taxpayer. Sino may kasalanan ngayon? Ba't hindi alam ng taxpayer? Sasabihin ngayon is kasalanan ng taxpayer. Why? Hindi niya in-exercise. Eh bakit niya hindi kayang i-exercise? 'Yun yung ability or yung capacity. Paano hindi kaya? Hindi alam eh. So kung hindi alam, sino may kasalanan? Eh di yung taxpayer, ignorance of the law, excuses no one from compliance therewith. Eh bakit sir, law ba yung right?
dapat naging ignorance ako eh sa right ko eh may kasalanan ay ako. Yes, right is a law. Your right is the law of the Republic of the Philippines. Ibinigay sa iyo, granted sa iyo yung right. It's a law. So pwede mo ngayang i-exercise. Kahit kanino, sir. Kahit kanino. Ang right is law. So, maraming right. Sinag-uusapan nga, yung pinag-uusapan natin is due process. Itinatago ng BIR ang due process, parang, anong tawag ito? Hinohord. Kumbaga, hoarder. Tinohord yung due process. Parang, lapitan mo sila. So, isang experience namin, kahapon lang, niging. Diba? Yung may-ari, walang alam. Bilyonarya. Oh. 'Di ba? Sabi niya sakit na ng ulo ko. Hindi ko alam ang gagawin ko because hindi niya alam yung right niya to due process. Kaya masakit ang ulo niya. Kaya gusto niya katulad ng iba pag masakit ang ulo mo, gusto mo immediate solution. Ano immediate solution mo? Painkiller. 'Di ba? Pero hindi ginamot nung painkiller yung sakit mo. Ang ginamot lang yung sakit ng ulo temporarily. It's a remedy. Tayong mga tax specialista, ang ino-offer natin is permanent. Maaring sa permanent remedy, wala na tayong kita sa susunod. Pero, yung taong tinulungan natin, permanent yung kanyang happiness, permanent yung kanyang peace of mind. Mas magandang bayad yun kesa sa pera. Diba? So, yung mga nakikinig sa akin ngayon, pinag-uusapan natin, gusto ko mag-share kayo ng inyong mga opinion, ang inyong mga experiences, sa nangyayari. So, ang pinag-uusapan natin nga is corruption. Bakit corrupt? Because ang taong bayan ay ignorante sa kanyang due process, yung right to due process. Ignorante. Hindi niya alam. So, anong trabaho nating mga tax specialista? Paalam natin. Magkakapera ba tayo pag pinaalam natin? Hindi. Hindi tayo magkakapera. Maliwanag yan. Pero nakatulong tayo. Masaya na tayo, lalo na ngayon sa nangyayari sa bansa natin. Meron tayong health problem. Tumulong muna tayo kasi ang daming business na nagsasara. At pag nagsasara, pinagkakaperahan pa ng mga BIR. Tinuruan ng mga BIR officials para sakalin ang mga taxpayer. So, habang sinasakal ng taxpayer, lalong nagkakaroon ng problema ang buong bansa. Okay? So, due process. Yan yung problem kaya nagkakaroon ng corruption. Due process is for sale. Sino nagbebenta? BIR. Through what? To grab and corruption. Okay? So, yung ibang BIR, sige may LA ka ba? Bayaran mo na lang kami. Sayang naman, pwede namang ibayad sa government diretso na para may magastos ang gobyerno na pupunta pa sa bulsa ng mga BIR officials. Yun yung isa. So, ano kailangan nating pag-aralan? Due process. Tinuturo ba sa eskwelahan? Hindi. Hindi tinuturo sa eskwelahan ang due process. It's about time na ang eskwelahan ay baguhin na. Okay? Kailangan ang eskwelahan ang tinuturo yung law. Kahit hindi ka magiging law student o magiging lawyer ka, dapat ang focus ng eskwelahan, tama reading and comprehension, computation. Turo natin yan. Science, basic. Pero ituro din natin yung law ng bansa because kailangan ng mga bawat, kailangan ng Pilipino na maintindihan yung right niya to due process. Okay? Ang daming nawawalan ngayon, meron tayong estate tax amnesty. Walang nag-a-avail. Kukonti. Why? Hindi alam pa paano mag-avail. Hindi alam pa paano ayusin yung kanilang lupain sapagkat napakadaming due processes na kanyang dadaanan. Nandiyan ang Registry of Deeds, nandiyan yung Assessor's Office, nandiyan yung BIR. So, tatlong due processes ang dadaanan niya bago niya mailipat yung property niya sa pangalan ng tagapagmana. So, sayang, ang daming tao nangangailangan, sir. So, with that, ine-expect ko at ine-encourage ko kayo na mag-usap tayo. I-share nyo naman sa akin o sa ating mga nakikinig ngayon
dito sa araw na to, ano yung naging experience nyo? Bakit kurap pa rin ang mga BIR official? Pwede nyong buksan yung mic ninyo, ha? And then you can talk. So, kayo naman ang magbigay ng inyong eksperyensya. Wala bang magse-share sa inyo? Huwag kayong matakot kasi itong pinag-uusapan natin is only tinatawag natin. It's our personal opinion. Wala tayong ina-attacking tao personally. Tayo ina-attacking natin yung problema ng bansa natin. It's a national issue na walang known sa lahat na corrupt ang BIR, mga BIR officials eh. Corrupt. Pero walang gustong lumaban. 'Di ba? Sino ba 'yung nagkwento sa akin na kinausap yung taxpayer lalaban na. Demanda natin yung regional director because yung kanyang inisyong letter of authority ay contrary sa tax code. Because yung kanyang formal letter of demand contrary sa tax code. Demanda natin. Idemanda natin sa DOJ para makasuhan ng kriminal. Anong ginawa ng taxpayer? Kumausap muna nung kaibigan niyang taga-DOJ. So, nung kinausap yung kaibigan niya taga-DOJ, chief prosecutor pa ng isang probinsya, ano sabi? Baka balikan ka. Yun. So, yung word na balikan ka, totoo ba yun? At ano yung ibig sabihin ng babalikan ka? Babalikan ka? Regaluhan ka ba niyan? Babalikan ka o papahirapan ka ba niyan? Babalikan ka o i-charge ka ng kriminal? Maraming ibig sabihin nun. Pero sa utak ng isang taxpayer na kulang ang kaalaman sa taxation, ang ibig sabihin nun is kakasuhan ka ng kriminal. Yun ang sa ibig sabihin nun. So natakot. Huwag na natin i-demanda yung regional director. Mali. Dapat itong chief prosecutor, kaya nga i-demanda yung regional director, there is a reason to believe na gumawa ng kalokohan. At ang trabaho ng chief prosecutor, i-check naman niya kung talagang gumawa ng kalokohan. At para maproteksyon na naman yung kaban ng bayan. Because ang chief prosecutor, ang kanyang kinikita, galing sa kaban ng bayan, galing sa tax, galing sa taxpayer. So dapat ang pinoproteksyonan yung taxpayer, hindi yung regional director. Mali naman yun. Sa aking kaisipan, dapat bigyan natin ng pagkakataon yung taxpayer na magdemanda sa mga BIR officials. So, sinong gustong mag-share ngayon ng kanyang experience? Isa sa mga experiences ko yan. So, dahil doon, yung mga BIR officials ngayon tumatapang. Bakit? Ang kakampi ngayon nila ay mga prosecutor ng DOJ. Diba? Dapat ang DOJ, neutral lang. Hindi namin sinasabing kampihan nyo yung mga taxpayer. Ang sinasabi namin, pakinggan nyo rin naman kami. Baka meron din kaming pwedeng sabihin sa inyo na magpapaganda sa bansa natin. Huwag nating panatiliin na ang nag-ahari dito ay yung mga tao na dapat na mag-preserve at mag-protect ng right ng mga taxpayer, siya pa yung nangungunang bandido. Bandido ng mga bandido. Ha? Merong imbalanced attitude or unlawful attitude. So, ano pa ang pwede nating pag-usapan? Sino gusto magsalita? Break. Yeah. Si John. John, gusto mo bang magsalita, John? Ano po, observation lang po. Personally po, wala po akong exposure o alam kasi wala nga akong mga experience regarding sa mga tax cases. Pero observation lang po, yung sundan ko po yung sinasabi nyo na baka balikan, totoo po yun, naririnig ko yun sa, kasi kahit pa paano po, nag-o-opera ko ng services natin, pero ang layo ko naririnig baka balikan, which is sa observation ko naman, parang gano'n kasi kung pag letter ka, kung ano nung gagawin ng BIR, yung mga exaggeration at saka yung mga sagot na talagang
pambubuli, mm-hmm. which is in a way nagiging parang yun yung pagbabalik nila nung hindi niya binabalikan ka ng ganung paraan. So maraming salamat dun sa observation mo. So gusto ko lang mag-react dun sa sinasabi ni June. Babalikan ka sa pamamagitan ng pag-send sa'yo ng mga letters. Actually, yung pag-send sa'yo ng letters is the best sa akin. Why? Ina-expose nila yung kanilang knowledge. Ito lang, experience ko kahapon kay Ging. So, nag-audit yung BIR official. So, nung ibinibigay na ino-audit, mag-audit ka na rito sa amin, ayaw mag-audit, pina-audit mo na, ayaw pa rin dahil meron nga siyang letter of authority. Kasi unang-una, bakit sila corrupt? Kulang ang kanilang kaalaman sa taxation. Yan. Kasi yung mga nag-audit ngayon, ang edad niyan mula 24 hanggang 30, yan yung mga galing yan sa mga auditing firm, CPA. Minsan galing sa auditing firm na lawyer. So CPA lawyer. Yung iba galing sa law firm. So ang iniisip ko ngayon is ang gandang-ganda ng posisyon mo. Na sa isang auditing firm ka, kilalang auditing firm. Napakamahal na auditing firm. Napakalaking law firm na nandiyan diyan sa BGC. Bakit naghangad ka pa na lumipat sa BIR? Natapating ko kayong lahat. Nung ako'y naghihirap, nung hirap na hirap ako sa buhay, na halos pinangungutang ko yung pagkain namin para lang kami may makain, naisip ko rin, bakit itong mga BIR officials na to ay naliligo sa pera? Ano meron sa BIR na wala sa private? Parang ang sarap magtrabaho. So naisip ko rin nung araw, maganda siguro na maging BIR official ako. Okay? Kasi madali pera. Parang ibinibigyan lang sila ng pera. Pero later on, na-realize ko, kaya pala sila nagkakapera, binubuli nila yung mga taxpayer. So, paano sila mambuli? Sa pamamagitan ng pagbibigay sa'yo ng mga letters na hindi mo naiintindihan. So, yung first time na magkukorrupt sila. Una, ulitin ko, yung pagkukorrupt is nagsimula sa pangarap. Nangarap sila from private practice or practices papunta ng BIR. So pagdating ng BIR, sino ba magte-train sa kanila? Mga group supervisors. Mga mayroon na mga palikpik yan. May mga kaliskis na yan. Natural, ano ituturo niyan? Wala namang ding alam sa tax yan. Pag tinanong mo, sasabihin sa'yo, ire-repair ka namin sa legal. Anong ibig sabihin nun pag ire-repair ka namin sa legal? Gagawa ng letter katulad na nangyayari sa experience namin diyan sa somewhere sa Pampanga, 'di ba? May isang kliyente diyan na sumulat sa taxpayer sa BIR, isang taxpayer sumulat sa BIR. Ang sagot is ire-repair namin yung letter mo sa legal. Anong ibig sabihin nun? It's an advertisement. It's a display na incompetent sila. Because simple letter, hindi kayang sagutin. So, kaya sila corrupt. Sila rin mismo is wala silang competency para malaman kung ano sasagot sa letter mo. It's a letter of determining whether it is factual and whether it is legal. Babasahin mo lang naman yung tax code. At i-verify mo yung records kung gusto mo malaman kung legal. Diba? Competency. Karamihan sa BIR, kulang sa training. Pumasok dyan, marunong ka mag-English, pwede ka na. Marunong ka mag-audit, pwede ka na. Hindi ganun eh. It takes skills para mag-audit ka. It takes in-depth knowledge sa taxation. So kung gusto nyong magkaroon ng in-depth knowledge, napakasimple lang. Umunta lang kayo sa website ng Supreme Court natin. Napakaganda ng mga kaso. Maaring yung kasong babasahin nyo, yung decision o yung resolution ng Supreme Court natin, isama nyo na rin yung decision at resolution ng Court of Tax Appeals natin, matututo kayo. Maaring hindi nyo magamit ngayon. Because ang layo, pag-uusapan natin VAT refund, pag-uusapan natin is application of withholding tax rate. Pero pag naipon mo yun,
malalaman mo yung due process eh. Kasi doon ako nagsimula. So, isa, tama si John, kulang yung kaalaman ng mga BIR officials para magbigay ng substantial and just service sa atin.